tayo po ay tatayo. Palakpakan po natin yung isang tao. Hallelujah! Amen! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Tayo'y manalangin, mapagpala Diyos muli ay maraming salamat sa buhay at kalakasan na taglay ng bawat isa sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, ay ang kalayaan at pagnanais ng bawat isa sa iyo, sa amin, na bumago sa iyong bahay sa bahay upang mag-aral ang iyong mga salita at sumangka sa iyo. Sa pagkakataong ito, Panginoon, namin pagkakaw sa pag-aaral ng iyong mga salita sa Sunday School. O Diyos, kung saan kumuli ang aming puso at aming isipan at bigyan mo kami ng unawa sa iyong mga salita. Ayaw mo, Diyos, na ang aral at mensahe sa pag-aaral tungkol sa buhay ni Saulo bilang unang hari ng Panginoon ng Bansang Israel ay pagbigay sa amin, O Diyos, na kaunawaan tungkol sa buhay at sa nais mo sa amin. Ikaw po ang panguna sa iyong lingkod, Panginoon. Minsan tayo ng kinulang magkagumpay. Jesus, in your name. Amen. At malaya ka rin ang pagkukan. Praise God. So, ang ating pag-aaral po ngayon ay continuation ng ating pinag-aralan last week. At kung nga po mga kapatid, ang pag-aaral natin ay medyo umumuntos sa buhay ni Saul, mga kapatid, bilang unang hari ng Bansang Israel. At sa nagdaming ng ating pag-aaral ay pinag-aralan po natin kung ano ang katangian ni Saul, kung bakit siya po ay napili ng ating Panginoon upang maging unang hari ng Bansang Israel. Nang ang Bansang Israel ay nagnanis, mga kapatid, na magkaroon ng hari sa halip na yung plano ng Diyos ang kanilang sentin. At nakita po natin na si Saul ay isang mabuting tao at isang tao mayroong kababaan. At ito'y nakita ng Diyos kung bakit siya ito ay so ating magpapatuloy mga kapatid. Praise God. So, dito nga po mga kapatid ay pinili ng Panginoon si Saul. Dito habang so, mga kapatid, ay nakikipag-usap doon sa kanyang kasama na alalay. Dahil yung alalay nga po niya, mga kapatid, ay nag-suggest sa kanya dahil hindi nila makita yung mga alagang hayop na pinapahanap sa kanila ng kanilang ama. At sabi nung alalay, bakit hindi tayo sumanggunin sa lingkod ng Diyos sapagkat nalalaman niya ang mga bagay-bagay yamang sumasakanya ang Panginoon. Nung una ay mayroong pagkakabili si Saul, mga kapatid, hanggang sa uli ay nag-convince siya ng alalay. At habang ang dalawang ito ay nag-uusap, mga kapatid, ang Panginoon naman ay nag-uusap ni Samuel. At pinagpaunaran ng Panginoon ni Samuel na mayroong lalaki pupunta sa iyo. At ang lalaki ay siya pinigil mo para maging hari ng Bansang Israel at siya ay darating sa iyo. So, makikita po natin, mga kapatid, na yung mga bagay sa ating panahon ay nakikita na ng Diyos. No? At pagamat ang Bansang Israel ay umayaw doon sa plano at pamamaraan ng Panginoon ang pangunguna sa kanila at sa halip ay ninais nila magkaroon ng hari, makikita po natin, mga kapatid, na ang Panginoon ay hindi pa rin sila iniwan. Hindi patuloy na gumagawa pa rin ang Diyos upang mapabuti pa rin ang Bansang Israel. At yan ay nararanasan po natin sa ating buhay, mga kapatid, na minsan may mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali sa ating Panginoon. Pero bandang muli, makikita po natin na ang ating sarili ay muli nandun na ulit sa panunumbal sa ating Panginoon. So, yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin ay makikita po natin, mga kapatid, na hindi napapago. So, pagpatuloy po natin, mga kapatid. So,
yun nga mga kapatid, no? In verse something, chapter 9 or 16, ito po yung sabi mga kapatid. Bukas, ito po ang sabi ko sa Saul, kay Samuel. Bukas sa ganitong oras ay susunguin ko sa iyo ang isang lalaki na mula sa lupa inamid at iyong papahiran siya ng langis upang maging pangulo sa aking bayan Israel at kanyang iligtas ang aking bayan sa kamay ng mga Pilistino sapagkat aking pinignan aking bayan dahil sa kanilang daing ay sumabi sa akin. So dito mga kapatid, makikita po natin na ang Diyos ay patuloy pa rin na gumagawa sa ikabubuti ng bansa Israel. At makikita po natin mga kapatid na pagka ang Diyos ay umibig na kanyang lingkod, ang kanyang lingkod mga kapatid, ang Diyos po ay hindi basta tumitingin sa physical na kanyuan sa tao. Pagka mas iso ay sinasabi sa ng Biblia na ako ang isang mayroong magandang kaanyuhan sa physical mga kapatid. Kundi ang mahalaga sa Panginoon mga kapatid ay yung pagpapakumbaba. No? Yung pagpapakumbaba at yung pagpapasako. Pagpapakumbaba higit sa talento at ang pagpapasako sa mga kakayanan. Kapagkat yun ang unang nahanap po. So, ini-anoint po ni Samuel si Saul mga kapatid. No? Kapag sila ay naglalakbay mga kapatid, yabang si Saul ay pinili ng ating Panginoon, in-anoint po siya ni Samuel mga kapatid. In 1 Samuel chapter 10 verse 1 po yung sabi, na magkagayon pinuha ni Samuel ang sisigla ng langis at ibinuo sa ulo niya at inagdan siya at sinabi, di ba ang Panginoon ang maghatid sa iyo ng langis upang maging prinsipe ka sa kanya manan. So, inanoy po siya para kanya. So, yung anointing at coronation, ito po ay dalawang bagay na magkaiba. Kapagkat yung anointing, it is a spiritual experience, mga kapatid. While coronation is a formal and public ceremony that acknowledges anointing. So yung anointing, yung pagpos ng langis sa kanya, ito po yung spiritual na karanasan. At ito ay para sa binibisyo ng isang taong ina-anoint. Matalang yung coronation, ito yung publiko pagpapahayag, mga kapatid, ang pagpapahayag na kung saan ang isang tao ay in-anoint ng ating Panginoon. Praise God. So, makikita po natin na ang tunay na anointing mga kapatid, ito po ay nagkakaroon ng transformation yung pagpapako. Sa ating panahon mga kapatid, wala nang propeta na nagdadala ng langis upang ang bawat isa sa atin ay i-anoint pa kung tayo po ay binili ng ating Panginoon. Kundi sa ating kapanahonan, ang pagbili ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang pag-anoint ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ay hindi na kagaya ng utang. Sa ating panahon, mga kapatid, ito po yung kanyang espiritu na mismo ibinibigay sa bawat isa sa atin. Oh, basta dinisayan ng ating puso, mga kapatid, at tayo ng buhay ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon ay ibinigay sa atin. Pagka ang Panginoon ay nakita na tayo karapang dapat, mga kapatid, ang kanyang Espiritu ay pusang ibinigay sa atin. Alam po natin na ang Diyos ay banal at hindi siya po pwede mananahan sa isang tahanan na hindi malinis. Kaya nga mga kapatid, isang nakikita po natin na maraming tao ang nag-desire na makatanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon.
maliitin po sila ng ating Panginoon. Pero makikita po natin, mga kapatid, na yung iba ay mayroong struggle. Diba? Sabi nila, gusto ko talaga matanggap yung Espiritu Santo. Ito ay taon ko nang hinihiling sa Panginoon. Bakit tayo naman ang lumuluhod at hinihiling, pero hanggang ngayon, hindi ko pa natatanggap. Mga kapatid, ang Diyos ang hindi na nakakalala at siya ang nakakakita ng laman ng ating mga puso. Mga kapatid, mayroon naman mga kapatid na kunting panahon lang natatanggap ang bakit. Eh talagang yung sarili niya ay talagang kumbaga mga kapatid ay dinilis niya at kumbaga ay talagang inihandap niya para sa ating mga. So, yun po sa ating panahon, hindi na kagaya ng mga kapatid. Praise God. At dito nga mga kapatid, pagka ang isang tao mga kapatid ay inanoint ng ating Panginoon, makikita po natin yung pagbabago. Ini-empower po siya ng ating Panginoon. No? At makikita po yung pagbabago sa buhay ng isang tao. At yan po ay naging karanasan siguro ng bawat isa sa atin. Anong tayo tumanggap ng Espiritu ng ating Panginoon? Tayo maging sa ating sarili, mga kapatid, ay nagtataka. Bakit ang mga bagay na ito na dati hindi ko kaya, ngayon ay nakakaya? Bakit itong mga bagay na ito hindi ko mapigilan ang ating sarili, pero sa panahon ito, tinanggap ko ang Espiritu ng Panginoon? Parang napakadali lang na ito na ating napapagpunta. So, yan po ay nararanasan ng bawat mananampalataya na mayroong pagtanggap sa ating pong Panginoon. At ito po ang naranasan po ni Saul, mga kapatid. In 1 Samuel 10 verse 9, sabi dito mga kapatid, at nangyari gayon na ng kanyang matalinda na iwan niya sa Samuel ay binigyan siya ng Diyos ng ibang puso at ang lahat na tanda ngayon ay nangyari sa araw na iyon. So binigyan po si Saul ng bagong puso ng Panginoon. Ganon din tayo mga kapatid. Tumanggap tayo sa ating Panginoon, natanggap natin ang kanyang banal na Espiritu, binigyan tayo ng bagong puso ng Panginoon. Sabi nga mga kapatid, yung dating puso pato ngayon ay hindi na mga kapatid. Sabi nga mga kapatid, puso pamuna, malangkot na mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, makikita natin na gano'n man katapat ng isang tao, gano'n man siya katigas, gano'n man siya kamakasalan mga kapatid. Pagka ang Diyos ang umipo sa isang matigas na puso mga kapatid, makikita po natin kung paano ang isang tao ay mayroong pagpapakumbaba sa atin. Diba? Naranasan po natin mga kapatid na nung tayo ay pagsisi sa ating kasalanan, pagbalik-loob sa ating Panginoon, nalaman po natin ang kanyang katuwiran ng kalooban sa ating buhay. Mga kapatid, sabi nga mga kapatid, pagluhod mo at kumatak yung luha mo, mga kapatid, isa din kasama pa. Hindi lang luha mga kapatid, at hindi po natin alintana yung katabi natin, yung sasabihin ng tao. Basta ang ramdam po natin mga kapatid, akap-akap tayo ng ating Panginoon. At tayo ay hindi nahihiyak, mga kapatid. Noong unang panahon, ang mga tao ay hindi nahihiyak umawag ng kasalanan. So, ngayon tayo, lalo na mga kapatid, na mabuti ating ginagawa, dapat taas mo tayo, mga kapatid, na magbuhay ayon sa kalooban ng ating buhay. Praise God. In Samuel chapter 1 Samuel chapter 10 verse 11, nasabi dito mga kapatid,
At nangyari nang makita niya ang lahat na nakakilala sa kanya, una, na narito siya ay nangangungulang kasama ng mga propeta ay nagsalisalitaan ng bayan. Ano itong nangyari sa anak ni Ses? Si Saul ba ay nasa gitna rin ng mga propeta? So makikita po, nagiging visible yung transformation na nangyayari sa isang tao pagka ang Diyos ay pumasok po sa kanyang buhay. So ganun din sa ating mga kapatid. At yan po ay personal po natin nararanasan. Sabi nga, kahit may problema ay masaya. Mayroon pa rin tayong awit mga kapatid. Kahit anong kalagayan natin sa buhay, basta yung tiwala at pananampalataya natin ay itinuon natin sa ating Panginoon para kapatid. Isang awit mo lang, isang awit mo lang, ramdam na agad ang ating Panginoon. Nagkakaroon agad tayo ng panibagong kalakasan ng ating Panginoon at panibagong pananaw sa buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So dito mga kapatid, noong mangyari na ma-anoint ng ating Panginoon, ni Samuel nito si Saul mga kapatid, ay lumakad na siya. So si Samuel mga kapatid ay pumunta sa lugar ng Israel at tinipon po niya ang bayan mga kapatid. Dito sa 1 Samuel chapter 10 verse 21, sabi dito mga kapatid, at kanyang inilapit ang lipi ni Benjamin ayon sa kanyang mga angkan, at ang angkan ni Matri, at siya ay napili, at si Saul na anak ni Sis ay siya napili ngunit ng kanilang hanapin, siya ay hindi nasubukan. So bagamat na anoint na ng ating Panginoon mga kapatid si Saul bilang maging ari ng bansang Israel, pumunta pa rin si Samuel sa lugar ng Israel at inipon po niya ang buong bayan. At dito mga kapatid ay nagkaroon pa rin ng pagbibigay. Pero sa lahat mga kapatid, dumating pa rin doon sa punto na si Saul ang umangat sa lahat at siya pa rin ang napili Samuel at ng mga tao para mamuno sa kanila. Para na-confirm mga kapatid yung pag-anoint isa po yun para kay Saul. Yaman ito po mga kapatid ay siyang nais ng Diyos ay yun pa rin ang nagtagpo ng patuparan. Na si Saul mga kapatid ang napili bilang pag-inari ng ating Diyos ng bansa ng Israel. So dito mga kapatid ay inaugurate, nagkaroon ng inaugurasyon mga kapatid sa pagkabili sa kanya mga kapatid. Yamang si Saul ay inanoint na at na-confirm na mga kapatid na kahit tinipon niya yung bayan ay siya pa rin yung napili mga kapatid at yamang siya rin yung napili ng ating Panginoon mga kapatid. Dito mga kapatid ay muling inipon po ni Samuel mga kapatid ang bansang Israel at kanyang ipinahayag bilang patunay o binigyan ng tiin na si Saul ang kanilang magiging hari. I-confirm na mga kapatid upang maging binding sa kanila at malaman nila na si Saul ang kanilang nanginahin mga kapatid. At dito mga kapatid, nung ipresinta po ni Samuel si Saul bilang kanilang manginahin, ay nagkaroon po ng kagalakan ang bansang Israel. Yamang ito po ang kanilang hiniling sa ating Panginoon na magkaroon ng hari, at ito nakapili na nga po, at ito po ay si Saul mga kapatid. Natuwa po sila mga kapatid. At dito mga kapatid ay pinaliwanag po ni Samuel sa bansang Israel o sa bayan ang duties at responsibilities ng isang hari. At ito po ay isinulat niya sa isang aklat
At ito po ay ibinigay po niya sa bayan. At dito nga po mga kapatid ay pagkatapos dito ay inauwi po niya ang mga tao mga kapatid. At si Solman ay umuwi na rin mga kapatid sa kanilang bayan. At sa kanyang pag-uwi mga kapatid, sabi dito sa 1 Samuel chapter 10 verse 26, no? At si Solman ay umuwi sa kanyang bahay sa Rama at yung kasama niya ang hukbong na kanilang mga kalooban ay inilos ng Diyos. So sa pag-uwi ni Saul, mga kapatid, mayroon na po siyang mga kasama na hukbong. At ang mga taong ito ay pinilip din ng ating Panginoon na siya makasama ni Saul. Una upang magpumpikta sa kanya, tumulong at magbigay ng encouragement, mga kapatid, sapagkat nalalaman po ng ating Panginoon na hindi isang madaling bagay ang pag-ingay ng mga kapatid. At pagdating panahon, mga kapatid, itong si Saul, yamang siya ay ginagamit at pinamamunahan po ng ating Panginoon, mga kapatid, ay nagbago po siya. Itong si Saul na dati mahiyari na halos ay ayaw pa nga niya mga kapatid na kumarap sa mga tao na siya po ay binipresent ni Samuel bilang kanilang maging pinuno, ay dumating sa point mga kapatid na siya po ay nagkaroon na pagmamataas at naging arrogante na po siya mga kapatid. Yung kababaan ay nawala sa kanya at hindi yung parang pagmamalaki niya sa kanyang sarili na gumagawa na siya ng mga bagay na kung ano yung kanyang naiisipan. Hindi na niya iniaayon doon sa kalukuban ng ating Panginoon. At ito po yung naging simula ng kanyang pagbagsak, mga kapatid. Praise God. At mababasa po natin, mga kapatid, ang kasaysayan ito sa 1 Samuel chapter 15 na si Saul ay utusan ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Samuel na lipulin ang mga kabalisita. Sapagkat ang mga tao ay kumakapatid ang pagdang sa bansang Israel kung sila po ay palabas ng pagdang ng Egypto. No? At makikita po natin na sumunod naman si Saul. No? Inungkir po niya ang mga amilisita, amalisita. Subalit yung utos ng Panginoon na lipulin lahat, lahat ng tao, lahat ng hayop, lahat ng bagay ay kanilang susunugin, wala silang dadalhin, mga kapatid. Yun ang utos ng Panginoon na siya sinabi ni Samuel. So, at kung kanilang inalak ang bagay nito, mga kapatid, hindi po niya inalak ang buo. Sapagkat sila ay umuwi, mga kapatid, mayroon po silang dalang mga samsam. Yung magaganda at mabubuting bagay sa kanilang maningin ay kanilang dinala, magiging mga mabubuting hayop ay kanilang dinala, at maging ang makisig na hari na si Agag ay kanilang dinala, mga kapatid. Pagkat yun ang nais ng bayan, si Saul po ay nakinig at sumunod sa bayan. Kaya na mga kapatid, kung ang bagay na ito'y nakita ng ating Panginoon, muling utusan ng Diyos isang way na pumunta ng Saul. At ito po yung tinatanis isang way, mga kapatid, na hindi lubos na sinunod ni Saul yung nais ng ating Panginoon. At ito, parang ipinagpalagay, mga kapatid, ni Saul na kanyang sariling naisipan na marami kaming galang matatapang mga hayop at ito ay aming iahandog sa ating Panginoon. Yun ang sabi niya sa Biblia. Dinala daw nila itong mga kapatid para inalay sa ating Panginoon. Pero yung importanteng bagay ay nakalimutan niya na pinayunin niya yung nais ng Diyos. Mga kapatid,
ang nais ng Panginoon ay pagsunod. Sabi nga, obedience is greater than sacrifice. No? Ang pagsunod ay higit isa doon sa mga so yun ang important. Ito namang si Saul, mga kapatid, para pinamunahan ko na yung nais ng Panginoon. Matutuwa ang Diyos sa pagkatataba yung mga kinala natin. Kaya, pero hindi yun ang importante sa ating Panginoon. Ang importante sa ating Panginoon, mga kapatid, ay yung pagsunod. Yung pagsunod. At dito makikita po natin, mga kapatid, na pagka ang isang tao ay naging ugali, mga kapatid, makikita po natin na yung kanyang pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid, ay naaaring natin. Praise God. So dito, mga kapatid, huwag po natin hahayaan na ang ating pagpapasakot at pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid, ay mawala. Sir, makikita po natin, mga kapatid, na hindi po nalungod ang Panginoon sa ginawa itong si Saul. In 1 Samuel chapter 15, verse 22, ito po yung sabi, mga kapatid. Sabi dito, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon na napakadahil ang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hayin na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay makinig kay sa hayin at ang pagtinig kay sa taba ng mga tupang darat. So, mahalaga yung pagsunod, mga kapatid. Yes, God. At ito po ang naging simula ng pagbagsak ko so, mga kapatid. Yes, God. So, huwag po natin kahayaan ng bagay ng ito, mga kapatid, ay mangyari sa ating mga kapatid. At dito, mga kapatid, verse 23 ang sabi, sapagkat ang pag-iimagsis ay gaya ng kasalalan ng pagpangkukula at ang natigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga hirap. Sapagkat hindi dahil iyong pinagpilang salita ng Panginoon ay kanya naman itinagpilang upang korga na pagpintay. So dito, mga kapatid, ay sa pagsuway ni Saul na ito na wala sa kanya mga kapatid yung posisyon ng pagpintay. At ito po yung naging simula ng pagbagsak ni Saul, mga kapatid. Nang nag-discover po siya, mga kapatid, yung relasyon niya sa Panginoon ay unti-unti na rin nawala. Yes, God. Ganun din sa atin, mga kapatid, napapansin ko na pagka tayo po minsan ay nagiging kaswal yung buhay at nakatalimot tayo sa spiritual ng mga bagay. Nakikita din po natin at nararamdaman din po natin sa ating sarili na di na baga tayo ay malayo din sa ating Panginoon. Yung presensya ng Diyos sa ating dating nararamdaman, pagkaalam po natin na ito ay unti-unti hindi natin nararamdaman. Mag-isip po tayo, mga kapatid, at i-examine mo natin yung ating buhay. Teka, parang Lord, wala na yung kagalakan ko. Parang wala na yung excitement ko na umawin sa'yo. Wala na yung excitement ko pag-uwin sa'yo. Pagdaragan mo natin yung ganun, mga panahon. Ganyan po tayo sa ganyan. At tanongin natin yung ating sarili. Sapagkat sa ganyang mga punto, mga kapatid, ay po pwede magtanong sa Panginoon. Panginoon, bakit?
Alam po natin na ang Diyos ay tapat sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Pagka mayroong kakulangan sa spiritual natin, pakiramdam, ang tatanungin po natin ay ang ating sarili. Ang ating sarili, huwag po ang ating Panginoon. Sa paglilingkod sa ating Panginoon, gaano ka man kagaling, gaano ka man hinahangaan at ninudulod natin. Mga kapatid at lang natin, pag nawala sa iyo yung pagpapasakit at pagsunod, mga kapatid, tatanggap po natin na ang lahat ng mga bagay ay nasa kapalit ng ating Panginoon. Pag nakita ng Diyos na inayos tayo sa kanyang tatanggap po, spiritually, mga kapatid, ang Diyos ay nahanap ang kapalit sa iyo. Kaya mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, dapat maging mapagbantay at maging mapagsulit po tayo sa ating sarili, mga kapatid, upang huwag po tayo mawala sa ating Panginoon. Tatanda po natin palagi, mga kapatid, at ilalagay po natin sa ating naisipan na tayo po, mga kapatid, ay mga lingkod lang ng ating Panginoon at katiwala sa mga bagay na nasa atin. Nasa anumang oras, mga kapatid, ito po ay kung pwede mawala sa pagkakalang po natin na ito ay ang, sa atin po Panginoon. So yung buhay na mayroong pagpapakumbaba at pagkakapasabog ay isang bagay na importante sa isang lingkod ng Diyos. At doon, mga kapatid, sa pag-unawag natin sa kalooban at dais ng Diyos sa ating buhay. Kasi mga kapatid, pagka nagiging arugante tayo, na wala na sa atin yung pagsunod at pagpapasakop sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi na rin natin malalaman kung ano yung tunay ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Marami tayong panalangin sa ating kayo, Lord. Pero pag nawala na po sa ating yung pagsunod, pagpapasakop sa salita ng ating Panginoon, yung katugunan sa ating panalangin, hindi po natin basta makikita at maunawaan na ang kapatid. Pagka hindi po natin susunod ang salita ng ating. Kasi pag malayo yung kaisipan mo sa salita ng Diyos, yung basic na pamantayan at palatuntunan ng Diyos, hindi po natin na i-consider. Kasi minsan magtatakot, luhod ako ng luhod. Bakit kaya wala pa rin ang natutunan ng Panginoon? Eh, paano mga kapatid, hindi po natin makita yung nais ng Diyos sa ating buhay kasi hindi na pala ating makapit. So, ganun po ang nangyari kay Saul, mga kapatid. No? Parang nagkaroon na siya ng baika, hari na ako, at marami na akong accomplishment sapagkat pinamumuna siya ng Diyos. Kaya nung huli, parang gumagawa na siya ng mga bagay na hindi na si po niya inaayos sa kalooban ng Panginoon. Kaya, mag-ingat lang po tayo na tanda po natin, mga kapatid, na obedience is what God requires, mga kapatid. Natanda po natin yung pagsunod. Pag wala po yung pagsunod at pagpapakumbaba, imposible po tayo, mga kapatid, na maging maayos ang natangan natin. Kaya, importante, mga kapatid. So, dito, mga kapatid, sa kasaysayan ni Saul, ang aral na ating makikita dito, mga kapatid,
sa buhay mo ay hindi yung pagbagsak niya sa pagkakasala at kung paano siya inalayo sa ating Panginoon. Kundi ang makikita po natin dito na napakadali na i-please po natin ang abutin ng ating Panginoon. Ang sikreto lang mga kapatid, yung tayo ay sumunod. Yung pagsunod. Yung po ang sikreto mga kapatid. Yung pagsunod sa ating po Panginoon. Alam po natin ang Panginoon mga kapatid ay patuloy na humahanap at tumatawag. Kung siya po ay nagbayad sa laman mga kapatid, siya na pa rin po, hindi niya hinahanap yung mga matatalino, mag-iisip mga kapatid. Kundi ang hinahanap ng Panginoon mga kapatid ay yung mga tao na mayroong puso na hanggang magpasakop at sumunod sa ating Panginoon. Mga tao mayroong puso at kalooban na nais na magpagamit sa ating Panginoon. Ahanin ng Diyos yung mga matatalino na makaraming tapos na puso. At alam po natin na huwag nagsalita itong kwente ng mga kapatid. Pero hindi naman nagagamit ng Panginoon. Kasi mas inanais pa ng Diyos yung mga kagaya ng atin, mga kapatid. Nasimple lang. Pero kung tayo nagpasako at pagka ang Diyos ang pinag-control natin sa ating buhay, mga kapatid, makikita po natin na yung mga bagay na hindi kumanda, iniisip na kaya mong gawin, magtatakot at nagagawa mo. So, ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay yung puso at mga tao handang magmahal sa Diyos hanggang sa mga tao ito ay magkagawa ng pagpapatunog at pagsunod hanggang nagpagamit. So yun po ang aral sa buhay ng isa. Tatandaan po natin mga kapatid na ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. Wala po tayong pupwedeng magpagmalaki sa ating Panginoon. Lingkod lang po tayo ng ating Panginoon at steward ng lahat ng mga bagay. Pagka ginagamit ka ng ating Panginoon, praise the Lord. Pag pinagpapala ka ng Diyos, hindi lang sa spiritual ng mga bagay, maging sa material ng mga bagay, mga kapatid, ang papuri pa rin ay sa ating Panginoon. At pagkatampan mo na ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, lalo at lalo ka pang lumapit, magtiwala at sumunod sa kaluluwan ng ating Panginoon. So, pagkat ba, sino yung higit na mapagpasarama? Yung binigyan ng kaunti o yung binigyan ng malaki? Binigyan ng malaki. Kaya kung sa alam mo yung malaki na yung nasa iyo, dapat makita sa iyo na talagang mas lalo kang mapagpasalamat sa akin. At kung sa palagay mo naman ay kakaunti pa yung nasa sa iyo, ilalagay mo lang sa iyong kaisipan na ating Diyos ang siyang may-ari ng lahat ng mga bagay. Ano man ang ating hingin ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid, kayang bigyan mo. Basta magpatuloy lang po tayo sa ating paglingkod,
na may pagsunod at pagpapasakop sa ating Panginoon. Mga kapatid, nalalaman ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Tingnan po natin ang bansang Israel, mga kapatid. No? Isa nag-aawa din tayo ang ating sabi na ang ako lang. Pero tingnan po natin ang pagmamahal ng Panginoon. Yung bansang Israel, katigas ng puro. Maraming pagsunod. Pero makikita po natin na ang Diyos ay hindi kailanman sila iniwan. No? Hindi sila iniwan. Kundi ang Panginoon ay patuloy at patuloy pa rin, mga kapatid, na umakot sa Panginoon. So, ganun din po sa ating mga kapatid. Kaya nga, sabi nga, no, laging naririnig natin, sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Hindi patapos ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Yung magagandang bagay na posibleng mangyari sa ating buhay kung patuloy lang tayo magtitiwala at susunod sa ating Panginoon ay nasa unahan pa natin, mga kapatid. Nasa unahan pa natin. Kaya magpatuloy lang tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, huwag tayong mananag sa ating sariling kaunawaan. Hindi sa lahat ng ating mga lahat, mga kapatid, ito po ay unahin natin ang ating Panginoon. So tayo po natin katayo, mga kapatid. Praise God. Hanggang doon lang muna yung ating pag-aaral. At ito po yung kasaysayan. So, mga kapatid, alam po natin na kung ating uunawain ay ito po ay mayroong maraming kaunayan din sa ating buhay. Ananampalataya. Palakpakan po natin isang pa.